Ang tinawag ko ng isuhan ko, medyo masakit sa akong kasing-kasing ako talikod ka ninyo. Samtang ngayon ang lugar ninyo sa kanan. Huwag wala na ang tumo sa inyong pag-anhid niya sa kumbaybayon kundi din. Ang pag-isbot na rin ka na ko sa inyong mga problema at sa pagsa sa inyong mga lapit. Namangani kung akong lantaon sa unahan sa akong pagkausalama kung akong tanaw sa paligid ng mga bisita daw halos na makaingat ko na hili ko na ako ang maong mga puluhatun. Tuyod sa kadaghan ninyo, huwag ako lamang ang inyong masumpungan sa inyong mga problema. Tinuon, ilandig ko kinintanan niya sa itong amahan, Ginoong Diyos. Ang itong amahan ngayon nun, iyaman ang tanahan ninyong kalibutan kung ang kinabuhi sa tao iya manusap. Ngayon man sa kaisipan, kung mga una-una. Siya na ang mantigo magpahiluna ninyong tanan. Kay matod pa niya sa iyang sinultian sa palaan kasulatan na gibilin ka na siyang palaan. Ngayon siya dito na tao pag-una-una kung matarong kay ako ang magpahiluna. Nagpasabot ni Ana na pagkasulti na kung ang tao nangandoy sa mga maayong pagpangandoy, nagplano sa mga maayong plano, kung unsa ang angay para kaniya, alang sa iyang kagmaon, kung dilig man maabot kaniya kugma, ang iyang dipangayo kong pangandoy, apan maabot ka gayod kini sa sunod ng mga adlaw, kung mga buwan, kung katuligan man. Mga dihanana, bisan pagayo sa kapigil sa akong panahon, gayo sa kapitbo sa akong mga pangyukido, kaysa inyo tulad ninyo kung akong lantaon, ang pinakalibo ka mga tao na dinin, umos halos na tunay problema. Na ang tuyo o punta makikisbot sila ka na po tagsa-tagsa. Papan, lagi sa akong pakrosan. Dilit ko naman